Araw sa ating lahat, mga kababayan. Nandito naman tayo sa George Sir Vlogs at sana po lahat po tayo ay nasa mabuti pong kalagayan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa sagutan nila Senator Raffy Tulfo at Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. Nagkasagutan sina Senator Raffy Tulfo at Secretary Carlito Galvez Jr. sa pandinig ng Senado dahil sa akusasyon na may nangyayaring korupsyon sa pagbibigay ng amnestiya sa mga komunista at rebuilding Muslim. Ito po ang sinabi ni Senator Tulfo na may bahid ng katiwalian ang decommissioning ng mga dating rebelde na nakakatanggap ng 100,000 pesos bawat isa. Halatang ikinagalit ni Galvez ang naging akusasyon ni Senator Tulfo at sinabing hindi sila korap. Ang sabi po dito ni Secretary Galvez, "Don't tell us that we are corrupt." Na halatang nairita sa sinabi ni Senator Tulfo na umano'y may katiwalaan sa proseso ng pagbabalik-loob sa gobyerno ng mga dating membro ng MILF or Moro Islamic Liberation Front. Binanggit ng senador ang sariling ulat ni Galvez sa committee na mayroong 26,132 decommissioned combatants pero 4,625 na armas lamang ang kanilang isinuko sa gobyerno. So malaki po ang discrepancy. Kahit ang mga walang isinukong armas ay nakakatanggap ng 100,000 pesos cash ang mga nagbabalik loob sa gobyerno. Winistyon nito po ang malaking pagkakaiba na ito at binanggit na ang cash grant na ibinigay sa mga sumuko ay umabot sa 2.6 billion pesos. Nang sabihin ni Secretary Galvez na hindi sila korap, nilinaw ni Tulfo or Senator Tulfo na hindi peace advisor ang tinutukoy niya kundi ang ilang tao sa loob ng kanyang organisasyon na maaring sangkot sa korupsyon or katiwalian. Ang sabi pa ni Secretary Galvez, "Definitely, I take offense that you are already telling us that there's a corruption. I believe that that's not a correct accusation to us." Pero pinahindigan po ni Senator Tulfo ang kanyang pahayag na may katiwalian sa pag-decommission ng mga dating rebelde. At tinanong ni Senator Tulfo kung bakit nagagalit si Galvez gayong hindi naman ito ang kanyang kinutukoy. Ang sabi naman ni Secretary Galvez, "Because you are accusing us that our organization is corrupt." Yan po. At yung nga yung discrepancy ang didebatian nila sa Senado. 26,000 yung sumurinder at 4,000 lang yung armas na isinuko. So, ang laking discrepancy po yon mga kababayan. Tapos, 100,000 bawat surinderi ang ayuda na ibinibigay po ng gobyerno. Sana po. At parang hindi pa tapos hanggang ngayon yung mga proseso. Dapat maayos na yan. Sa kamay na raw ng Department of Justice kung papatawan ng reklamong treason or sedition si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa panawagang ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Ito po ang nilinaw ng PNP at DILG sa isang press briefing ng Presidential Communication Office. Ilang araw pa lang ang nakakalipas nang ilatag ni Duterte ang naturang layunin. Anya, banas na ang dating Pangulo sa kakulangan ng pag-unlad sa Mindanao kahit ilang presidente na ang nagdaan. Bakit nagre-reklamo si ex-presidente Gong? Naging presidente siya ng 6 taon. Inilaan niya ang kanyang panunungkulan sa Mindanao. Ngayon, sisisiin niya yung mga nagdaang presidente. Dapat noong presidente siya, mga kababayan, doon niya lahat binuhos yung pundo ng Pilipinas sa Mindanao. Ngayon, parikla-reklamo siya kung bakit napabayaan at hindi umuunlad ang Mindanao. Hindi ata tama yun.
Buti po, kung hindi siya naging presidente, pwede niyang sabihin yon. Pero naging presidente siya ng 6 na taon. Alam natin yan, mga kababayan. Tapos sisisiin niya yung mga nakaraan, mga previous presidente ng Pilipinas. Pagtitiyak pa niya, kayang-kayang tumayo ng Mindanao sa sariling paa dahil sa hitik ito sa likas yaman. Una nang sinabi ni Digong na hindi ito rebellion, lalo na may legal process na pwedeng gawin para may sakatuparan ito sa ilalim ng UN or United Nations. Ang pangangalap ng pirma ng mga taga Mindanao, ang sabi naman ni Secretary Avalos ng DILJ, well, it's up for the Department of Justice to analyze this thing. Sabi pa ni Secretary Avalos, malinaw na paglabag sa 1987 Constitution ang gusto ni Digong, lalo na't malinaw niya sa saligang batas kung ano-ano ang nasasakupan ng bansang Pilipinas. Alam ko, abogado si ex-president Digong, dapat alam niya kung ano ang nakasaad sa Philippine Constitution. It's the dismemberment of the Republic. Napakalinaw sa ating Constitution, naka-define ng ating teritoryo, yung ating sovereignty. We should always be one nation, united and undivided. Kailan lang palagan ng sari-saring leader ng BARM ang kagustuhan ni Digong, lalo na't umuusad na raw ang kapayapaan sa kanyang rehiyon o sa kanilang rehiyon sa pamagitan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Dagdag naman ni Chief PNP Acorda, parte na ng trabaho ng PNP ang pagtitiyak ng loyalty checks at counterintelligence sa nilang hanay ngayong inilulutang ang ganitong panawagan. Kumakailan lang din ng palagan ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa dahilang makaka-apekto raw ito sa ekonomiya. Hinindihan din ito ni dating Senator Panfilo Lacson. So, walang magagawa ito sa Digong dahil marami po ang against sa kanyang panukala na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Nangyayari ang lahat na ito habang nagbabatuan ng maanghang na salita si Duterte at PBBM. Matatanda ang pinaratangan addicts si Duterte. Si Marcos, tama nga po yan, sinabi niya pong bangag si PBBM, samantalang tinawaan lang siya ni PBBM nang tanungin siya kung gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kasalukuyang humaharap si Digong sa investigasyon ng ICC kaugnay ng crimes against humanity matapos mapatay ang mahigit 6,000 hanggang 30,000 kaugnay ng madugong gera kontra droga. Yan lang po mga ka-George Sir Vlogs. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pag-subscribe at saka mag-subscribe pa sa George Sir Vlogs. At huwag kalimutan mag-pindutin ang notification bell para sa ganoon ay manotify kayo kung mayroon akong bagong upload na video. Maraming salamat po. God bless.